guys! Good morning! Welcome back to my channel. Today's video, ako po ay gumawa ng kakaibang video. Gusto ko i-share sa inyo yung aking personal life testimony. Kung ikaw kapatid ay dumaranas sa anumang sakit, karamdaman, masasabi ko sa iyo ang video ito ay para sa iyo. Kung ikaw naman ay dumaranas na anumang problema sa buhay, ang video ito ay para sa iyo. Kung ikaw naman ay nasa hopeless situation, ang video ito, kapatid, ay para sa iyo. Ini-encourage kita, kapatid, na panoorin mo ang video ito dahil marami kang matututunan dito. Marami kang matututunan at magbibigay sa iyo ng pag-asa. Kaya, let's go and watch my video! Okay, so alam niyo po, first time ko siya actually maririnig. Amen. Dahil ito po ay isa sa mga prime ni Pastora Eddie. Wow, kaya babae po siya. Very, I believe, yung testimony niya will speak unto us today. Amen. Okay? Kasi po, alam ko po itong babaeng to ay palaban. Amen. Wow, sino ba yung babaeng mga palaban? Amen. Dami. Kaya yung mga asawa, silent ka, no? Joke lang po. So, ang ating speaker for today ay walang iba po. Siya po ay isa sa mga prime ni Pastora Eddie. At I even call her also isa sa mga beauty or goddess, yeah. Siyempre, amen, ng mga prime. Okay? Kasi kahit na edad na talagang nami-maintain pa rin, ano? So, please welcome si Ma'am Zarina Nazareno. Okay, palakpak naman po my Lord para sa buhay niya. Ayan, nandito na pala siya. Bago po natin mapakinggan si Ma'am Zarina, panoorin po muna natin ang video na ito. Strong people fall down. They don't stay down. Strong people break. They don't stay broken. They mend. They piece themselves back together. And they come back stronger. Strong people aren't special. They're relentless. Hello! Good morning po sa lahat! Morning! Good morning! Ay, mahina. Hello! Good morning po sa lahat! Good morning! Sino po dito ang masaya? Amen! Amen. So, ako po, naatasan po ako ni Bishop para mag-share ng aking testimony. Amen po ba? Amen. So, ito pong testimony po natin na naranasan ko. Marami pong mga lesson po na i-share ko sa inyo. Amen? So, before po tayo mag-proceed sa aking testimony, pwede po ba na maroon po tayo, parang po di ako kabahan. Kinakabahan kasi ako. So, ngayon po, meron po tayong gagawin. Exercise. Sino po gusto ng exercise? Amen. Amen? So, ngayon po, makikipag-cooperate po tayo. Amen? Kasi kailangan po natin makipag-cooperate kay Lord. Amen. Para makikilos siya sa ating buhay. Pagka po nagsabi ako ng amen, pwede po ba, paano po ba tayo sumuko kay Lord? Kamay, di ba? Tinataas ang kamay. Sige, huwag ayuway ang kamay. Pero kawa na si Lord dyan. Amen? Ang gusto niya, itaas mo ngayon ay yung mga paa. Kaya po ba yun? Amen! So ngayon po, exercise mga nanay. Pagka po may sinabi ako at nag-amen kayo, itataas niyo ang kamay, pati ang paa. Okay po ba yun? Amen! Okay? So, alam niyo po ba, pagka po tayo nag-amen, amen, kailangan po, parang sinasabi natin, yes, Lord. Amen, Lord. Kailangan po, minsan kasi,
katamaran po natin na mag-amen. Dahil nabubulol ako dahil ako po yun yung nervyos. Amen po ba? So ngayon po, sino sa atin ang nagsasabing mahal na mahal kayo ng Diyos? Amen! Ay, dapat po cooperate. Cooperate po. Kasi parang po bubuhos ang blessing. Amen? So naniniwala po ba kayo na may miracles na magaganap ngayon? Amen! Amen! Kailangan po. Amen. Alam mo po ba, sa langit, merong video yan. Nabibidyohan kayo. Amen po ba? So, salamat po sa mga nakikooperate. Amen. So, ngayon po, before po ako magsimula, hindi po ako mag-exhort o konti lang po. So, ngayon po, kaya po sinuot ko itong aking sapatos. Diba po? Alam niyo po, ang buhay ay masyadong malungkot. Buti pa yung aking faith, happy. Diba? Tingnan nyo po, merong happy face. Tingnan mo yung katabi mo. Happy ba yan? Joyful ba yan? Sige, tingnan nyo. Joyful ba yan? O sorrowful? Amen? O glorious? Mamaya magiging glorious yan. Kung sorrowful ka ngayon, magiging glorious yan mamaya. Eh yung happy nga, diba? Happy fit ako ngayon. Kasi happy lang. Ang ikli ng buhay. Amen? So, pasalamatan po natin si Lord kung tayo humihinga pa. Amen! Amen. So, ngayon po, meron po akong title. I-share ko po sa inyo. Tagan na niyo po. Ang gusto kong sana ang title dito ay Si Malakas at Si Maganda. Wow. Pero, parang erase-erase. Ang inunan ko po ng title dito ay Rejoice in the Lord Always. Amen. Always, hindi ngayon, hindi bukas. Hindi may blessing ka. Yes. Amen. Maganda po mag-rejoice kung meron kang problema. Amen po ba? Ang hina ng amen. Sige po. Umpisahan po natin. Maglalaro lang po tayo. Kwentuhan lang po. Okay lang po ba 'yon? Okay, cooperate po kasi pinaka hindi po ako natulog na 2 months na po. Ang payat-payat ko na. So ito pong ating paki-plus po yung ating text. 2 Corinthians 12:7-10. Sige po. Pwede pong magbasa ko. Pwede niyo po akong tulungan magbasa? Sabay-sabay po tayo. So verse 7. My flesh, a messenger of Satan to torment me. Verse 8, 3 times I pleaded, sige po, sabayan niyo po ako. 3 times I pleaded with the Lord to take away from me. Verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Verse 10, that's why my cry forehead and pray. Our Father in Heaven, kami po'y nagpapasalamat sa araw nito, Panginoon, sa biyaya, sa kaligayahan na aming natamo, sa buhay na ibinigay mo, sa extension ng aming mga buhay. Lord, salamat po. Wala pong itataas sa lugar na ito kundi yung pangalan. Wala pong magaling, wala pong matalino kundi kayo. Panginoon, gamitin mo yung lingkod. Gamitin mo aking mga bibig, ang aking mga testimony para po sa kalakasan ng bawat isa. Panginoong Jesus, itago mo po ako sa iyong likuran. Ang makita po yung kalakasan mo, hindi ang aking kahinaan. Lord, salamat po, kumilos po kayo sa bawat isa at mangyari po ang kalooban mo sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Sige po, ang first na aking paki-plus po, the suffering. Sa verse 7, sabi dito, I was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. So tayo po, ang sabi dito ni Paul, meron siyang thorn in the flesh.
Ito pong thorn of the flesh, pagka titingnan po natin, ito po'y something causes, ito po yung severe pain. Yung grabe ang pain yung kanyang nararamdaman. Alam niyo po ba, ang Kristiyano, minsan, narorong mindset po tayo. Ang sabi natin, pagka tayo ay na kay Lord, tayo isang Kristiyano, hindi na tayo dadaan sa anumang klase ng sakit, karamdaman, o anumang problema. Pero alam niyo po ba, pagka ganito po yung ating mindset, at pag dumating ang matinding problema sa ating buhay, hindi po tayo ready. Kasi yung na po yung mindset natin na hindi ako magkakasakit kasi naglilingkod ako kay Lord. Amen. Ang pinaparusahan lang yung may mga kasalanan. Amen. Tingnan po natin si Paul. Bakit po nangyari sa kanya? Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapalalo. Tayo ay maging mayabang. Amen po ba? Katulad po, noong una po ako, hindi pa ako nakakilala kay Lord. Ako po yung tao, sasabihin ko po yung tunay na ugali ko. Ako po ay strong personality. Ang aking personality, very strong. Ako po ay mayabang. High pride, mataas po yung pride ko. Kasi meron po akong money, meron akong beauty. Opo, kasi bata pa ako noon. Meron akong power. Meron akong lahat. Hindi ko nga alam po ang salitang mahirap. Sabi nila mahirap ang buhay. Hindi mahirap. Kasi marunong ako magtrabaho. Nasa akin ang lahat. Mayabang ako. At alam niyo po ba, ang ugali ko noon, hindi ako nagse-sir and ma'am. Amen po? Iniiyakan ko pagka nagsasabi ako ng sir, ma'am. Okay lang, opo, opo. Wag lang sir and ma'am. Kasi iniiyakan ko. Ano po yun? Ibig sabihin, ma-pride po ako. Alam niyo po ang ginawa sa akin ng Diyos. Tinanggal niya ang lahat. Katulad ni Job. Sa Book of Job, nawala ang kanya mga mahal sa buhay, ari-arian, lahat po. So lahat po tinanggal ng Diyos sa akin. Minsan isang iglap nawala. Nawala ang aking mahal sa buhay, nawala ang aking bahay, ari-arian, sasakyan, wala pong natira kundi ang aking tatlong anak. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Iyak ako ng iyak kay Lord. Grabe, yung naramdaman ni Job, ganun po, wala na akong magawa. Kaya ako po pinapataas sa inyo ang iyong mga paa. Yung po ang ginawa ko kay Lord, yung wala ka ng makapitan, yung wala ka ng kaibigan. Alam niyo po ba si Lord na lang ang natitira? Amen? Alam niyo po ba na ang ginawa ko, sumuko ako kay Lord, na wala na yung, tinanggal niya yung katalinuhan ko. Kasi dati po, Inglesera po ako. Kahit president, iharap niyo sa akin, kakausapin ko yan. At kaya kong paikutin sa aking palad ang mga tao kasi magaling ako, matalino ako. Yan ang aking nasa isip. Amen. Tinanggal nila lahat. Lahat, pati katalinuhan. Amen. Para hindi ako maging mayabang sa kanyang harapan. Amen. Ito po ang reason kung bakit si Paul ay nakaranas ng thorn in the flesh. Sakit na hindi niya ma-endure, na hindi niya kayang tiisin. Amen. Noong time na ako ay naisip proseso, alam niyo po ba, wala akong magawa. Kundi umiyak, itaas ang aking paa, Lord, sa inyo na pati pa ako. Amen. Hindi ko na kaya, Lord, walang pagkain na aking mga anak. At wala po akong ginawa kundi umiyak, lumuhod, hindi lang lumuhod, kundi dumipa. Ang lahat ng kasuotan ko, puro itim. Ang kausap ko ay si Lord lang. At yung patay sinisisi ko, lumabas ka rito, bumangon ka, anong ginawa mo sa pamilya? Amen po ba? Walang pagkain ng aking mga anak, hindi ko alam ang aking gagawin. Wala akong pamilya, wala akong kinapitan, wala akong kaibigan, kundi ang Diyos. Ang Diyos, sabi niya, Lord, sabi ko, Lord, hindi ko na po kaya. Sinusuko ko na lahat ng abilidad ko. Kayo na po, itinaas ko ang paa ko. Amen. Dahil pagkakamay lang, hindi po kumbinsido si Lord. Pero pagkapaa na ang tinaas mo, sabi ni Lord, very good. Natuto ka rin. Amen. So palapakan natin ang Diyos. Wala akong problema.
kailangan po yung mindset natin tama. Amen? Pag nagkaroon ka ng problema, lahat po tayo magkakaroon ng problema. Kanya-kanya lang yan. Pero ako po nauna. Amen? Sasabihin ko sa inyo, lahat na naranasan ko, lahat-lahat, name it, nasa akin ang lahat. Amen? So, merong itinuturo sa atin si Lord. Ang tinuturo niya, kaya tayo nagkakaroon ng problema, pinapahintulutan lahat ng ni Lord, lahat ng mga problema ito, hindi dahil sa hindi kanya mahal. Alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw kanyang mapahamak. Amen. Amen. Dahil yung pride na yan, yan ang root of evil. Amen. Diyan ka mapapahamak. Kaya kailangan niya, pinuputol yan. Amen. So lahat, tinanggal niya sa akin. Pinapahintulutan ng Diyos na tayo dumaan sa pagsubok sa buhay dahil, number one po, may itinuturo siya sa atin. Amen. Ano po yung tinuturo niya sa atin? Letter A, tinuturoan niya tayong magpasensya. Ang dali pong sabihin, meron po akong pasensya, hands off, pero pag nandiyan na po, iba po yung nababasa natin. Amen? Tinuturoan niya tayong maging kontento. Sino po dito yung kontento kahit piso lang yung nasa bulsa mo? Amen? So, alam niyo po ba, ang gusto ng Diyos, ito po yung puso natin. Meron pong butas yan. Kahit anong gawin mo dyan, umanap ka ng pagmamahal sa iba, hindi pa rin mapupunan yan ng pera o pagmamahal. Kasi may butas yan. Yung butas na yan ay para kay Lord. Kung pinasok mo siya sa iyong puso, hindi ka na, makukontento ka kahit ano ang meron sa iyo. Amen? Dati hindi ako makontento. Kung ano-anong binibili ko, pati nga kaibigan binibili ko. Para kausap ko lang. Tama po yun. Binibili ko yung kaibigan, punta tayo sa abroad. Amen? Para may kausap lang ako. Kasi wala akong kaibigan na totoo. Amen? So lahat po hindi ako makontento. Binili ko ng lahat yan sa mall, hindi pa rin ako nakontento. Pero ngayon na ako'y naglilingkod sa Diyos, piso lang yung sa aking wallet, masayang masaya ako. Amen? Kasi kontento ako sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nga hanggang ngayon wala akong boyfriend o wala akong asawa. Kasi kontento na ako eh. Pero kung meron, why not? Silip pa rin. Diba? 52 na ako ngayon. Ilang years akong single. Sino po yung mga single yan? Wanted boyfriend. Pagpapatawa lang po. So letter B, ano yung naayos ng Diyos sa atin? Now, letter B, may naayos siya sa atin. Ang puso natin. Amen. Ito ang puso natin, ito po ang pinaka-crucial. Sinasabi natin na kaya kitang mahalin. Amen. Ang sabi ng Diyos, mahalin mo yung kaaway mo, hindi yung kaibigan mo. Napakahirap po magmahal ng kaaway. Tama po ba? Amen. Alam mo po, yung dinikdik ka, nilagyan ng paminta, lahat yan, sinaksak ka na, tapos mamahalin yung kaaway mo? Tama po ba yun? Amen. Sino po yung nagmamahal ng kaaway? Ay, walang nagtaas. Ngayon po, magta-transform po tayo. Amen? Mahalin natin ang ating kaaway. Iba po kasi sinasabi mo, oo, mahal ko siya, pero pagka nandiyan na yung kaaway mo, kaya mo ba siyang mahalin? Ano? Ay, di, saka na lang. Kasi ganito, ganyan, di ba? So, ang sabi ng Diyos, mahalin mo ang kaaway mo. Amen? Meron po akong share sa inyo, isa pong babae ng aking asawa. Ang dami kasi eh. Merong first wife, second wife, third wife, lucky wife. Ako po yun. Lucky wife. Diba? Ako po yung pinaka-lucky wife niya. Alam niyo po ba, meron pong pagkakataon na ako po, nag-gather ko po yung mga babae ng asawa. Ng asawa ko. Nag-gather ko po siya at bilang isang Kristiyano, nag-share ko po yung about love and forgiveness. Amen po ba? Sa kalakasan na binigay sa akin ni Lord. Ang hirap po. Na nag-share po akong gano'n, nakita ko na tinag sila ni Lord. At ang sabi ko, at humingi po ako ng tawad sa kanila. Isa-isa po patawad. Kahit hindi ko kasalanan, humingi ako ng tawad. Amen? At share ko po yung love ni Lord. At sabi ko, isa-isa po silang inakap. I love you, sis. I love you, sis. Yung first wife, umiyak. Sabi niya, sino ba ako para hindi magpatawad?
Amen. Alam niyo po, naka-release ako. At ito pong first wife po, patay na po ngayon. At least, sabi ko, Lord, nakahingi po ako ng tawad sa kanya. Amen. So, ganun po, kailangan po natin magpatawad. Amen. Kung gusto niyo po bumukas ang kalangitan at bigay yung gulo, lahat ng inihiling mo, magpatawad po tayo. Inaayos ni Lord yung puso natin, ang pusong matigas. Amen. Alam niyo po ba, meron akong tinext dahil sa I love you po, sa pagmamahal ko, sa kapwa ko. I love you sis, alam mo, saan ko sa akin, huwag ka nang ganyan mo kung I love you, para kang tomboy. Ay, sabi ko, Lord, patawad. Sabi ko, gusto ko lang naman i-share. Amen? Pagka po gano'n, humihingi ka agad ako ng tawad kay Lord. Lord, patawad. Na-offend ko yata itong tao neto. Amen? Pwede niyo po bang i-share sa kapwa mo ang pagmamahal? Pwede po. Amen? So, inaayos po yung ating puso. Dapat po tama ang ating puso. Habang dumadaan tayo sa apoy, eto po, ang ginto, pagka dinadang sa apoy yan, ano po ang mangyayari? Nalulusaw. Alam niyo po ba, tayong mga Kristiyano, pagka dinaan po tayo sa apoy yan, alam mo po yung mga sungay natin, nalulusaw niya, may sungay tayo. Yung buntot ko, tinanggal niya. Yung pangil, tinanggal niya. Nilulusaw niya yan habang dumadaan. Pero ang katwiran, minsan ang sinasabi ng mga Kristiyano, ang daming question. Sinasabi lang, bakit Lord, bakit ako nagkasakit samantalang naglilingkod ako sa inyo? Ang daming bakit? Ito po ang problema sa atin. Marami tayong question. Amen? Bakit? Kasi pagka sinabing bakit, katulad po sa isang magulang at sinasaway mo ang anak mo, di ba? Huwag kang gawin to, ganyan-ganyan. Kasi alam mo, ikapapahamak niya. Pero ang sabi ng mga anak natin, bakit? Diba? Ang bakit, napakasakit pong salitayan para kay Lord. Parang kino-question mo yung pagtuturo niya sa'yo. Bakit hindi ka na lang sumabay sa agos? Makipag-cooperate ka kay Lord. Alam mo, sa kababakit natin ng ganyan, back to zero ka. Imbis na saglit ka lang sa apoy, ibababad ka pa sa apoy. Kasi sa kababakit mo eh. Amen? Alam mo, dito po ako natuto. Sabi ko, Lord, salyuhan mo ang aking mga bibig. Walang lalabas sa aking bibig na hindi naaayon sa iyong kalooban. Lord, salyuhan mo. Ayoko pong magkasala. Kahit dinadadang ako sa apoy, salamat po, Lord. Salamat po sa lahat ng trials. Amen? Amen po? Amen. So, sa pagdaan sa atin, lahat ng kagaspangan ng ugali, natatanggal yan. Habang dumadaan tayo sa apoy, mas magiging mabuti tayong tao. Sino pong naniniwala doon? Alam mo, ang tao, pag kami problema, bumabait. Katulad ko. Di ba? Walang mayaman, walang hindi na itadaan sa apoy na hindi bumabait. Amen. Tama po? Amen. Tingnan natin. Mabait din tayong lahat. Amen? So, let us see, reset button. Bakit po reset button? Dahil sa tuwing may problema, bumabalik tayo kay Lord. Alam mo, pagka wala tayong problema, lumalayo tayo kay Lord. Hindi ka nga nakakapag-pray eh, pagka kumakain. Amen? Parang asong gala. Example natin yung asong gala. Ang asong gala, pagka gutom ito, nandiyan sa pintuan. Nagpapacharming, nagpapakabait. Tayo naman, di ba, bibigyan natin siya ng pagkain na tira-tira. Amen? Kakain yan. Kakain. Pero pagka ito ay nabusog, anong gagawin ng asong gala? Tatakbo yan. Hindi malang nagsabi na, thank you. Nagsasalita ba ang aso? Hindi. Pero hindi siya nagte-thank you. Ganun din po ang tao. Pagka po may blessing, hindi na nagpo-pray yan, hindi na uma-attend yan, pero bigyan ng problema yan. Alam mo, lahat a-attend na yan, mga meeting, mga prayer, at first service, second service, third, hanggang fourth pa nga eh. Nananatili siya kasi may kailangan siya. Kasi gusto niya masolusyonan ang kanyang problema. Eh, may bumabalik siya sa Diyos.
Amen. Kaya may reset button. Yan po, napakabuti kay Lord. May pagka nagkamali ka, ipipindutin lang niya or back to zero. Ganun. Hindi kanya pinaparusahan. Reset button lang. Amen. Pinapaalala ng Diyos na anak, nandito ako. Nakakalimot ka na. Amen. Ito ang tandaan natin. Walang problemang madali pag di ka nalapit sa Diyos, nagbibigay ng solusyon. Number two, walang problemang masaya. Meron bang problemang masaya? Wala, di ba? Pero pag nalampasan mo ito, ay grabe, mararamdaman mo yung tunay na joy. Number three, walang problemang malaki kapag nagtitiwala ka sa Diyos na mas malaki sa problema mo. Number four, walang problema ang hindi kayang lampasan basta magtiwala ka lang sa Diyos. Yun po ang importante sa lahat. Number two, topic natin, the unceasing prayer. Sino po dito yung maraming prayer? Sino po dito yung humihingi kay Lord? Ang sabi ni Paul dito sa verse 8, three times I pleaded with God, with the Lord. Take it away. Take it away. Sabi ni Paul, Lord, ayoko yung pain na ito. Tanggalin mo ito, Lord. Tanggalin mo. Minsan, pagka po tayo dumadaan sa problema, ayaw natin. Pinagpo-pray natin na, Lord, ayoko po ito. Ayoko po, tanggalin mo po ito. Pero ang sabi ni Lord kay Paul, no, hindi ko tatanggalin yan. Kasi pagka tinanggal ko yan, alam mo, magtatras ka sa iyong abilidad. Amen. So, lahat ng prayer natin dito, yung mga request prayer natin, hindi, wala pong answer prayer. Pero pagka ang prayer mo ay tungkol kay Lord, answered prayer ka. Katulad po ng prayer ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng matinding testimony. Grabe, 1 year ko pinag-prayan. Alam mo, isang idlap, eto na po ako ngayon. Pinroseso. Matinding testimony. Amen. Pero marami po tayong listahan. Dati, nagpo-pray po ako, napakahaba ng ating listahan. Pero hindi po nag-work yun. Pinalitan ko yung prayer ko. Sabi ko, Lord, eto na lang ang prayer ko. Tatlong word lang. I love you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Alam mo po ang prayer, sino po dito ang may mga cancer patient? Sino po dito may mga sakit? Amen. Nabasa ko po sa isang libro na pagka may cancer ka o may anong karamdaman mo, humanap ka ng isang tao para ipag-pray ito. Alam niyo po ba, ako po ay may cancer. Alam niyo po, ang prayer ko, hindi po pang sarili ko. Humahanap ako ng tao na may cancer din, na katulad ko. Yung po everyday na pinag-pray ko. Ay, ibig sabihin, sowing the seed of prayer. Kailangan po natin mag-invest ang prayer. Hindi po tanggalin po natin yung ating subject na ecology. Ibagsak po natin yan na ikaw na lang, ako na lang ipag-pray, ako na lang ang kailangan ipag-pray kasi ako may sakit. Alam mo kapatid, pagka nagpo-pray ka sa ibang tao, i-harvest mo rin yun. Amen. Tanggalin po natin. Ito po ay natutunan ko. Nagpo-pray ako, napakaraming listahan, hindi po binibigay sa akin ng Lord, hanggang sa naging 3 words na lang, thank you Lord, hanggang sa natuto po ako. At nagpapasalamat po ako, ako po ay naging dating intercessor. Kasama ko po ang aming leader, si Sister Christine. Ang sabi niya, sige, manalangin tayo. Alam niyo, nanalangin kami dito, pero hindi ako marunong mag-pray. Iyak lang ako ng iyak kay Lord. Ang sabi ni Sister, iyak kayo. Alam mo ba, mga intercessor, nasa paanan ng Diyos sa mga intercessor. Kahit hindi mo pag-pray ang sarili mo, si Lord mismo mag-i-intercede sa inyo. Sino pong naniniwala sa inyo? Palitan na po natin ang ating prayer. Maging intercessor po tayo. Alam niyo po ba, kahit nangihina ako, anong pang sakit nararamdaman ko sa aking katawan,
Alam niyo, hindi na walang pagka-intercessor ko. Ang pinapanalaan ko lahat ng mga sakit, ang Pilipinas, ang lahat ng pastor, lahat po yan. Tinanggal ko na po yung salitang apology sa aking buhay. Amen po. Kailangan niyo po matutunan ito. Huwag po palaging tayo. Mag-invest ka ng prayer sa iba. Amen. At ito po ay i-harvest mo. Amen. Amen. Yung po ang pinaka-the best po sa lahat. Amen. Sabi nga dito, God say, no, because I will not take away, you will trust your ability. Meron po tayo ditong verse sa Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ano po yung mga prayer request natin? Alam niyo po ba, pagka po tayo ay naguguan, pagka tayo ay pagod, pagka pagod tayo, ano po kailangan natin gawin? Magpahinga. Pagka po tayo ay nagugutom, ano po kailangan natin? Kumain. Pagka po kailangan nyo ang miracle, ano po ang kailangan natin? You must believe. You must believe. Kasi ang Diyos, pagka nananalangin ka, nandyan siya. Kung tama ang panalangin mo, nasa tama ang panalangin mo, at hindi tama ang panalangin mo, sabi ng Diyos sa'yo, no, hindi ko bibigay yan. Pagka hindi pa right time, yung mga panalangin mo, hindi. At pagka hindi pa ka pa, hindi ka pa ready sa ganong prayer mo, sabi ni Lord, hindi. Pero pagka ready ka na, at tamang oras, tamang motive, sige ko, ibibigay ko ka. Alam mo si Lord, pagka tamang oras yan, kahit hindi mo sabihin yan, hindi mo hilingan, ibibigay niya sa'yo. Kagalingan, ibibigay niya sa'yo. Amen? Amen. Number four po tayo. Number four, His promise. Ay, number three, His promise. Makikita po sa verse 9, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Every time we come to God and accept na hindi natin kaya. Para tayong drum. Example natin ang drum na walang laman. Pagka po tayo ang drum, and then ibubuhos ni Lord yung kanyang kapangyarihan. Amen. Lahat ng mga hinihiling mong kalakasan, ibibigay niya. Katulad ko po, na tuwing po ako'y tatayo, na ako'y dumadanas sa sakit, sobrang sakit, pero alam niyo po ba, pag sinabi ko, Lord, bigyan mo ako ng supernatural strength, dadaloy po sa akin. And right now, wala po akong tulog, ilang araw na po hindi natutulog, nanghihina po yung katawan ko, pero sabi ko, Panginoon, Lord, give me yung strength nang galing sa'yo. Amen. So, para po yung drum na ibubuhos sa'yo pag kumingi ka, ano po yung mga promises ni Lord? Ano yung mga promises? Paghawakan po natin ito. Amen? Promises si Lord sa atin. Ito po, meron pong binigay sa atin si Lord. Ito po yung life verse ko. Bagong Kristiyano pa lang po ako, siguro 1 month, binigay niya po sa akin ito. Lumabas po sa aking bibig ang Isaiah 41:10. Ang sabi niya, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ito po ang pinangahawakan ko. Alam niyo po ba kung bakit hindi ako natitilag sa problema? Kasi po meron akong pinangahawakan promises ni Lord. Amen. Do not fear. Amen. At meron pa po akong na-receive kay Lord. Ito po yung nasabi ko na rin sa conference. Na before po ako nagkaroon ng sakit na ganitong kasis, marap po siya sa akin. Napalubot ako, umiiyak. Binigay niya yung kanang kamay niya at ginarap po na dalawang kamay ko. At sabi ko, Jesus, Jesus, gusto kong magsumbong kay Lord. Nasabihin ko sana, Lord, ang dami kong problema, ganun. Alam mo, sabi niya,
Sorina. Tinawag niya ang pangalan ko. Ang sabi niya, Sorina, magpakatatag ka. Hindi kita iiwanan. Nandito ako sa tabi mo. Alam mo na ako'y dumaan sa problema. Ito po palaging nire-remind ng Diyos sa atin. Anak, magpakatatag ka. Anak, magpakatatag ka. Hawak kita sa aking mga kamay. Amen po ba? Anong pong promises ni Lord pang hawakin po natin ito? Amen. Mas maganda po ang maganda kay Lord before kanya isabak sa labanan. Meron siyang word na ibibigay sa iyo. Amen. Sino po dito nakatanggap ng word? Amen. Panghawakan po natin dyan. Number 4, rejoice in the midst of suffering. Kaya po ba natin yon nang umiti kahit may problema? Amen. So sa verse 9, sabi dito, therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Sa verse 10, that's why for Christ's sake, I delight in weakness, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Alam niyo po ba, in my weakness, in our weakness, doon po pinapakita ang kapangyarihan ni Lord. Alam mo na sapat-sapat ibibigay niyang kalakasan sa iyo. At hindi niya ibibigay ang problemang ito kung hindi mo kaya. Amen? So, makikita na lang ng tao pagka ito po ay umano ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Ano mang problema meron ka, alam mo ma-amaze ang tao. Sasabihin niya parang kang walang sakit. Kasi yung kapangyarihan niya eh. Amen? Ang dumadali sa inyo. Kung saan ka mahina, doon ka palalakasin ni Lord. Ang sabi nga ni Paul, nagpasalamat siya, siya'y naging masaya. Naging masaya siya, nalaman niya ito, yung purpose ni Lord. Yung kanyang weakness, yung kanyang sakit, ay ito'y papalitan ni Lord ng kanyang kalakasan. Maihayag ang kapangyarihan ni Lord sa kanyang buhay. Amen po? So, sabi dito sa Matthew 4:13, Jesus looked at them and said, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Wala pong imposible sa Diyos. Amen po ba? Walang imposible. Ano mang klase na yung problema mo sa buhay, kayang solusyonan niya ni Lord. Amen po ba? So, before po ako mag-testimony, ako nga pala si Sorina Nazareno. Ang tawag po sa akin ay sis ganda. Amen? Kasi ang pananaw ko sa buhay ay puro maganda. Amen? Walang positive, ay walang negative. Amen? Ako po ay may tatlong anak na pinayayaan ako ng tatlong anak na pakatalino po. Ang tataba ng mga utak. Literal po silang matataba. Amen? At ako po ay 52 years old, single. Single po. Si Lord, siya po ang kasama ko sa buhay. Amen? Gusto ko po i-share sa inyo aking testimony. Noong 2016, may naramdaman ako na ito po'y kasagsagan ng aking pagsisilbi kay Lord. Masyado po akong kumaglingkod kay Lord, masyado kong siyang minahal. Amen. So, pero noong 2016, bigla na pong nagumuho ang aking mundo. 2016, may naramdaman akong kakaiba sa aking katawan. Ang katawan na ginagamit ko sa paglilingkod sa Diyos. At unti-unting nararamdaman ang panghihina at pagkapagod. Habang ako'y humahayo, nararamdaman ko ang aking sarili na mabilis akong mapagod. Mabilis akong hingalit, mabilis akong magkasakit. Ang sabi ko sa sarili ko, merong mali. Sa totoo lang po, pag tayo ay mas lalong lumalim kay Lord, lahat ay gagawin ng kaaway to distract para hindi ka makapaglingkod. At yun ay pilit niyang ginagawa sa ating buhay. Parang ako ay tumigil sa pagsaserve sa Kanya.
I was diagnosed tumor in my right thyroid. In short, isang bukol sa lalamunan. Noong una nalaman ko na may tumor ako sa thyroid, kasagsagan nito ng aking paglilingkod kay Lord. Bilang isang tao, hindi ko maitanggi na ako ay natakot. Normal para sa isang tao yun. Maski gaano man kalalim ang pananampalataya ko sa kanya. Natakot na panandalian lamang. Iniisip ko na malaking halaga ang kinakailangan upang maoperahan ako. Saan ako kukuha? Kanino ako pupunta? Ano ang mangyayari sa akin? Paano ang aking mga anak? Sino mag-aalaga sa kanila? Ngunit mabuti po ang Diyos. Gumamit po ang Diyos ng mga tao na tumulong sa akin, sa aking operasyon. Pikit mata po akong sinugalang aking buhay, ang aking pangkubuhayan, at pinaubaya ko sa Diyos ang aking sitwasyon. Ang operasyon po ito ay delikado. Pwede ako mawala ng boses, pwedeng magkamali sila. So, pinaubaya ko po kay Lord lahat. Sa operating room, sabi ko, Lord, eto na, patutulugin na po ako. Kumilos po kayo sa akin. Alam niyo po ba sa operating room, may naranasan, natutusokan na po ako ng pampatulog. May pumasok po sa aking malamig. Grabe po hanggang sa aking paa. At umano po, umangat po yung aking katawan. Nagtakbuhan po ang mga doktor. Sabi nila, ano ang nangyayari sa akin? Ang sabi ko, may pumasok na malamig sa katawan ko. Doon na po ako nakatulog. At alam ko, kumilos si Lord. At pagising ko po, alam niyo po ba, ang muna kong hinanap ay lipstick. Lipstick po, totoo. Walang pain, walang anumang sakit, at nagutom kaagad ako, kumain ako. Amen? Ngayon po yung grace ni Lord. Alam niyo po ba, sa hospital, nakabayad po kami ng aming mga bills, at 3 days to 4 days po. Ayan po yung picture ko. 3 days, 4 days, nakalabas po ako ng hospital. Alam niyo po ba, pumunta ako sa restaurant. Yung magandang restaurant sa Baguio. Alam niyo po ba, umorder ako, napakarami po na in-order ko kasi ginutom ako sa hospital. Hindi nila ako pinakain. At sabi ko, sige, order tayo, bestie. Alam niyo, ang dami kong kinain. At ang tao doon tumitingin sa akin. Sabi ko, bakit tumitingin sila sa akin? Wala akong lipstick. Hindi nga ako nakaligo eh. Siguro nagagandahan sila sa akin. Amen? So, alam mo, kumakain ako. Pagkatapos kong kumain, ako pinakamaraming kinain. Pag ganun ko sa lip, ay la! Operada pala ako. Alam niya, kalimutan ko yung operasyon ko kasi hindi masakit. Sana dinahandahan ko pagkain. Para hindi naman nakakahiya, di ba? Yun po yung grace ni Lord na binigay sa akin. Amen. Pinoperahan ako na para hindi ako naperahan. Alam niyo po ba, hindi ako binigyan ng anumang antibiotic. Alcohol lang. Tingnan niyo po, walang bahid. Di ba? Kasi kung meron dito ang pangit, di ba? Mawawalan na po ako ng ganda noon, di ba? So, alcohol lang siya. Walang anumang antibiotic. At nag-heal na po yan. After 3 months, pumalik na po ako sa pagsiserve kay Lord. Sige, lahat yan. Sige, boses ko, ginagamit ko. Lalo pag lumakas yung boses ko. Amen po. So, yun po yung grace ni Lord sa akin. So, kumikilos po siya. Praise God. Literal po, narabunutan ako ng tinig after that. Sabi ko, Lord, thank you. Wala na akong sakit. Unti-unti nang bumalik ang sigla ng aking katawan. Diba? Maganda na po pagka masigla tayo, diba po? Pero, ito po, after 3 months, 3 months lang po yun, ano, naglilingkod na naman ako kay Lord, pinilit ko ulit na bumalik sa ministry, bumabalik ako sa ministry. Akala ko, okay na, tapos na, pero sabi ni Lord, there's more. Hindi pa ako tapos sa'yo, anak. Amen? Matapos ang ilang buwan, mga 3 months, naramdaman ko na naman na ako'y nangihina. Halos hindi ako makatayo at hindi makahinga.
limang beses akong nag-o-oxygen. Amen. So ito po, araw-araw po nag-o-oxygen ako para makahinga. Alam niyo po ba, nararamdaman ko pag ako nakahinga, may puputok sa aking puso, unti-unti kong nirilinis yung aking hininga. At habang ako'y nag-o-oxygen, ano, umiiyak ako kay Lord. Pero ang nasa isip ko, Lord, hindi ako mamamatay. Hindi mo kukunin ang buhay ko ng ganun-ganun dahil hindi mo pa ako nagagamit mightily. Amen. Kasi marami pong pinakita sa akin si Lord sa aking panaginip. Meron po siyang pinakita sa akin. Kaya po nananampalataya po ako, isang araw gagamitin niya ako sa multitude. Kasi pinakita niya, alam niyo po, pinakita niya isang balon po, isang kwebang napakalaki po. Ang dami pong tao doon. Pumasok po ako sa kuweba, ang dilim-dilim nakita ko po ang mga tao doon. Nabubuhay sila sa kadiliman, walang ilaw, at namumuti na po ang kailang buhok. Doon na po sila tumatanda. At sabi ko, bakit madilim dito? Pumunta po ako sa pinakadulo ng kuweba. Alam niyo po ba, nakita ko may isang pintuan doon. At binuksan ko po, pagbukas ko po ng pintuan, ang aliwalas po. Ang daming punong kahoy. Sabi ko, lumabas po kayo dito. Dito po yung way para lumabas po kayo sa kadiliman. Alam niyo po po, isang araw, nanampalataya po ako. Kaya po ako, pinroseso ako ni Lord. Meron naayos siya sa akin. At sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Lord, yung multitudes, ibigay mo, Panginoon. Amen. Ito po pinanghawakan ko. Kaya alam ko, hindi ako mamamatay. Amen. Yun ang pinangahawakan ko kasi marami siyang pinapakita sa akin at pinakita niya isa. Sabi niya sa akin, nakita ko si Lord sa langit at biglang bumagsak siya sa aking harapan, sa aking mismong harapan, at ako'y lumuhod. Umiiyak ako, kala ko end of the world kasi dumating na si Lord. Alam mo, sabi niya, iyak ako ng iyak, hindi ako tumitingin sa kanya. Sabi niya, anak, tumingin ka, may papakita ko sa iyo. Alam mo, pag-angat ng aking mukha, nakita ko yung mukha niya, hindi na maipinta, malungkot siya. Kapatid, parang nagagalit siya, malungkot siya. Anak, etong gusto ko ipakita sa iyo. Isa po siyang screen na malaki. Nakita ko po yung mga tao, naglalasing, mga kriminal, mga prostitute, lahat po ng masasamang tao, pinakita niya sa akin. Hindi ko po alam hanggang sa nagising na lang po ako. Iyak ako ng iyak. Nanginginig yung aking katawan. At tinext ko si Pastora, Pastora, eto yung napag-inipan ko. May mensahe po si Lord. Amen. Alam ko may mensahe si Lord na gusto niya abutin natin ang mga tao ito. Amen. Isang araw gagamitin niya ako sa multitudes. Amen. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, habang ako nag-oxygen, ang prayer to Lord, gamitin mo ako. Hindi ka pa tapos sa akin. Lord, ang multitude. Yan po ang prayer ko. Hindi ko po pinag-pray na ako makahinga. Lord, gamitin mo. Amen. Muli nagpatingin ako sa doktor ng ultrasound. Lumabas sa resulta. Na-shock po ako. Akala ko bukol lang. Ito po ang bagay na pumasok sa aking isipan. Unang reaction ko, hindi ako makapaniwala sa sinabi ng doktor sa akin. Number two, paano ang aking mga anak? Hindi, paano sila mabubuhay na wala ako? Paano na ang ministry ko na pinagtatiwala sa akin ng Diyos? Kukunin na ba talaga ako ng Diyos? Yan po yung pumasok sa aking isipan. Bakit ko inisip ang mga ito? Dahil ito po ang naging resulta ng aking test. Ito po, meron po akong high cholesterol, pre-diabetic, low creatinine. Pagka low creatinine, hindi na rin maganda ang aking liver. Reflux kidney, ako po'y umiihi ng dugo. Ang hirap po pagka umiihi ka ng dugo, halos pinakamasakit sa pinakamasakit. Hindi ko itong balakang ko, hindi ko mauga. Hey, pagka bubabalik ako talaga, umiiyak ako sa pain. Umiihi po ako ng dugo. Ang gagawin ng anak ko, kukuha pa siya ng inisakit.
para dalhin sa doktor kasi hindi ko magalaw ang aking katawan. Nagre-reflux na po yung kidney ko, fatty liver, pancreas not good, bagsak ang aking immune system. Ang immune system ko po, lately lang po, yung lalamunan ko puro sugat. Kasi bumabagsak yung aking immune system. Madali ako magkasakit. Amen. Ang nodules, dito po sa right cheek, meron po akong nodules. Pero hindi po halata. Kasi magpatambok pa rin po ng pisiko yan. Pagka pumapayat ako, di ba? Pumapayat yung mukha. At least, patambok pa rin. May cheekbone. High lymphocyte, high monocyte. Hindi ko po alam kung ng mga ito, pero puro sila high. Low neutrophil, low MCHC, hyperthyroidism, hypothyroidism. Pero nag-combine ano? Grabe! Nag-combine yung hypo and hyper. Sabi ka ng doktor, buti hindi lumuwa yung mga mata. Buti papikit. Pumipikit po yung aking mata. Amen? Kasi pagka lumuwa yung aking mata, ang pangit, hindi ko siya may co-cover. At least pagka pumipikit, para ka lang nagbe-beautiful eyes. Amen? Doon ako sa pumipikit kesa lumalabas yung aking mata. Amen? So, may heart problem po ako. Kaya po ako nag-oxygen. Two solid nodules sa left and right ng lymph nodes. Sa lymph nodes po. Two solid nodules sa my left thyroid and tumor sa lower lobe of my right lungs. Alam niyo po ba, ang lungs ay delikado. Ang bukol ko dito, nagsimula po siya sa lungs. Amen. So, hindi ko po siya pinagalaw. Hindi po ako nagpo-opera. Ilihanda, sabi ng doktor, ihanda mo ang sarili mo. Kailangan tanggapin mo na meron kang cancer. Kasi ang cancer kumalat na, stage 4. Amen. So, na-shock po ako sa sinabi ng doktor sa akin. Wala po akong magawa sa doktor kundi umiyak. Hindi ko, sabi ko, na-shock po ako. Stage 4 cancer, bihira po ang mabuhay. Tama po? Marami na pong namatay. Nauna po sa akin. Stage 2, stage 3, pero praise God, stage 4 is still alive and strong. Amen? So sabi ng tanggapin mo na may cancer ka para maging comfortable ka. Sabi ko kay Lord, umiyak po ako ng umiyak pag-uwi ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng one week. One week, iiyak ako. Araw at gabi, iiyak ako. Tatanggapin ko itong cancer na ito para maging okay. Pero after one week, Lord, tatayo akong muli at magiging masaya akong muli. Amen. Babalik ako sa dati. Amen. Tinanggap ko pag kami nag-message sa akin, lalo si Pastora, kumusta? Alam ni Pastora, umahagulgul ako. Kasi yung time na yun, one week, kailangan kong umiyak. Amen. Umiyak ka kay Lord. At nararamdaman ni Lord yung nararamdaman natin. Amen. Tayo po, kung sino po may mga sakit dito, kailangan po natin tanggapin. Umiyak lang po kayo ng one week, pero hindi lahat ng panahon ay iiyakan mo yung sakit na yan. Amen. Kailangan po natin tanggapin na tayo ay binadadang sa apoy. Amen. So sabi dito, I know how hard. Hindi po madali para sa akin. Nag-iisa po ako. Single mom po ako. I am faced with the reality that I'm in the battle for my life. This is the point in my life na wala akong matakpuhan. Wala akong maasahan kundi ang Diyos. This was my breaking point. But I know God is in control. Ang sabi ko kay Lord, salamat po, Lord, sa mga trials. For more than 3 years na po, I've been battling this sickness. I endure so much pain, yung pain po na hindi kayang describe. Yung pain na, alam mo ba yung sasabog yung utak mo, lahat hanggang paa mo. Amen. I decided to undergo herbal chemotherapy. At this point, and God is still so good.
Dahil kinakailangan ko ng 60 to 78,000 a month. Pero sa aking gamutan, pera po yung mga supplement ko. And God's provide. Yan po napakabuti ni Lord. Pinuprovide niya lahat. Dahil akala ko pag ako po yung nagpagamot, hindi nakakain na aking mga, ang aking mga anak. Pero mali po. Lalo niya pong pinuprovide ang aking gamot at kumakain pa po kami sa tanga. Hindi ko alam kung saan ang gagaling, pero merong dumarating mga sustento para sa aking gamot. I experienced a kind of pain that I could not describe. Yung pain na sabay-sabay po kasi ang pain. 24 hours yung sakit ng ulo. Nanilalagyan ko siya ng mainit na tubig para maisang pain. And then lahat hanggang sa darili ko, lahat sumusuka ako, gumagapang ako, papunta ng CR. Dahil alam mo po ba, ako po yung may sakit na parang walang sakit na walang nag-aalaga sa akin. Ang hirap po na walang asawa. Amen? So, wala pong nag-aalaga sa akin. Amen. Hinihintay ko lang si ang anak ko. Sabi ko, Lord, dumating na po yung aking anak. Kasi nagugutom na ako. Alam niyo po ba, pupunta po siya. Pupunta po sa bahay. May dala nilang pagkain niya. Nalutong pagkain. Kakainin ko yan. And then, isusuka ko ulit. And then, sa gabi, sobrang sakit ang ulo ko. Nag-gitara siya dito. Uuwi siya. Imamassage niya yung ulo ko. Alam niyo po ba, makakatulog ako kahit papaano. Dahil alam ko may nag-care sa akin. Naiis yung pain. Amen. Ang hirap po, yung may mga sakit po dito, very blessed po kayo. Kasi meron pong nag-aalaga sa inyo. Sa akin, wala. Walang nagbibigay ng pagkain. Walang kumakatok sa aking kwarto kung buhay pa ako. Gumagapak ako, papuntang CR, umiiyak. Amen. By the grace of God, nakayanan ko po lahat ito. Amen. Si Lord ang kasama ko. There are times na parang sasabog ang aking 24 hours straight na ganito. Ang buong katawan ko ay sobrang sakit. Iniyak ko na lang para maiwasan ang sakit. Alam mo po yung sakit na umuungol ka. Nakaranas na po ba kayo yung pain mo? Gumaganyan. 24 hours? Totoo po yun. Ayaw mo umungol, pero kailangan mo umungol para maiwasan yung nararamdaman mo. Umiihi ako ng dugo. Lagi nilalagnan. Hindi makakain at nagsusuka. Imagine getting super sick but experience it almost every day. Every day, yung po'y nararamdaman ko. Sumusuko yung katawan ko, pero ang mind ko hindi sumusuko. Dahil alam ko yung pangako ng Diyos sa akin. All this, but never did I question God. God's plan for me. Ito po ang maganda, hindi ko po kinwestiyon si Lord. Ang sabi ko, pagka umiiyak ako, sabi ko, Lord, thank you, Lord. Katulad ng inaagasang babae na kailangan niya ang tulong, ganun po ako tinataas ko ang aking mga kamay. Lord, laylayan lang ng iyong damit, gagaling ako, Lord. Amen. Habang umiiyak ako, thank you, Lord, sa lahat ng trials. Dahil alam ko yung plano niya sa akin. I have all the reason to give up. But what I did is gave into the wills of God. Nagpatuloy akong magpasalamat sa Diyos. At walang lumalabas sa aking bibig, kundi ang pasasalamat sa Panginoon. And then one day, I just started process of accepting. Accepted the trying to live my life one day at a time. Accepting and believing and hoping that one day God will bring healing in my life. Accepting and trusting that tomorrow will be the better day. Accepting that no matter what I do, I cannot save my life. But I believe that He can. Siya lamang po ang magbibigay ng buhay. He can save me. He can heal me. And He can restore me. Yan po yung nasa isip ko.
Why? Because He loves me. He has better plan for me. Alam mo, kung walang nagmamahal sa inyo, kapatid, nandiyan ang Diyos. Wala nag-aalaga sa inyo, hindi ka kayang pabayaan ni Lord. Unti-unting binigyan ako ng Diyos sa aking katawan ng kalakasan. I started having energy again. And there's a time na nagiging okay ang aking pakiramdam. Unti-unti akong nagtrabaho. Ang pagtatrabaho ko po, ako po'y nagkakabit ng kurtina. Amen. Dumating sa point na bumalik na ang aking katawan. Ako'y nagbi-business na. Sumasama sa nag-i-install ng kurtina. Kahit nakamasa ko dyan, nanghihina ako. Dahil ang sabi ko kay Lord, Lord, ayokong pabigat sa aking pamilya. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong pagtrabahuhan yung gamot ko. Gusto ko maging blessing sa aking mga kakilala, sa aking mga pastor, sa lahat ng tao. Ayoko po, Lord, na ako'y maging kaawa-awa. Amen? Alam niyo po ba, tayo po, hindi po natin kailangan magmakaawa. Sabi ko, pagka pumunta po ako ng church, at ako po ay sumusuka, pumunta po ako ng church, sabi ko, Lord, supernatural strength ang dadaloy sa akin. At Lord, sabi ko, at ang pangit ko kasi, syempre pag kami sakit ka, hindi ka blooming, hindi ka kumakain. Pero alam niyo po ba, kung nasa tricycle ako, Lord, pagandahin mo po ako, bulagin mo po silang lahat, Lord. Lahat ang makikita na puro magaganda, Lord. Pagdating ko sa church, binulag nga sila. Sabi niya, sis, para kang walang sakit, blooming daw. Thank you, Lord. Blooming daw ako. Sabi ko, alam mo, ganun po ako mag-pray kay Lord. Kasi alam mo, maganda yung nagpo-pray ka na para kang bata. Amen? Yung alam mo, yung pagka masakit, may nararamdaman akong sakit, Lord, pwede po ba na humiga ako sa iyong busy? Lord, gusto ko maramdaman dito sa lap mo, hihiga ako. Yung pagod na ako, Lord, gusto ko magpahinga sa busy mo. Ganun ang gusto ng Lord. Walang reklamo, kundi puro pagmamahal. Amen? Ano ang aking mga ginawa nung time na ako ay nagkakasakit? Alam mo, nung ako'y nagkasakit, hindi pa rin ako nawala kay Lord. Ang mga ginagawa ko nung ako ay nasa proseso. Una, every time na may client ako, I make sure na ma-share ko ang goodness ni Lord sa buhay ko at kung paano siya kumilos at paano niya ako binigyan ng kalakasan. Lahat po ng papasok sa aking business, doon po ako, may sakit po ako, may tapal po ako dito, nakaupo lang po ako doon. Iniiwan nila ako mag-isa at pagka po merong kliyente, para po akong robot na tatayo. Amen? At alam niyo po ba, hindi pwede, Lord, ito yung aking ministry ngayon. Hindi ako papayag na hindi ko ma-share yung goodness mo sa mga tao ito. Kalakasan nila. Alam mo, sinishare ko. Alam mo, marami pong pumunta sa akin doon, umiiyak, may mga problema. Ako pa nag-a-advise sa kanila. Amen? So, ang kalakasan po, kinukuha ko kay Lord John para i-share sa marami pong mga pastor na pumunta po sa aking pwesto. Binibigyan ko sila ng mga Bibles. Sinishare ko yung goodness ko. At ito po ang kapalit, pinagpo-pray po nila ako. Amen. Hindi po ako naging kaawa-awa sa paningin ng tao. Marami akong nakakausap. Marami akong nahihilip up. Sabi na, butik pa ikaw, may cancer. Samantalang ako, masakit lang ang ulo, umiiyak na. Amen. So, yung po, yung kahabagan ni Lord na binibigay niya sa akin. At pangalawa pong ginagawa ko, dumadalaw ako sa may mga sakit na kakilala ko para sila ipag-pray, para sila bigyan ng kalakasan. Amen? By the grace of God, continue po akong bilang, at ito po, pangatlo po, bilang isang intercessor, ako po ay nananalangin sa bansa. Sumusuka ako pero ang panalangin ko ay sa bansa.
kailangan po nating manalangin. Hindi po para sa ating pansarili, kundi para sa bansa, para sa lahat ng pastor, para sa lahat ng may sakit. Amen po ba? Yun ang prayer ko every day habang nasa CR ako. Umiiyak ako kay Lord. Lord, yung pamilya ko, salvation na hindi pa nakakilala. Iniiyakan ko yung mga kaluluwa na yan. Iniiyakan ko yung aking 12, aking 144. Lord, yung multitude. Lord, ang dami pong masasama. Ang dami po, Lord, na nangangailangan ng prayer. Yan po, ini-invest ko po yung time ko noon. At least may ginagawa po ako habang ako'y nakaproseso. Number 5, alam niyo po ba yung ginagawa ko? Sowing the seeds of love and forgiveness. Lahat po ng mga tao, nakasakitan ko ng loob, humihingi po ako ng tawad. Sineshare ko po yung love. Amen? Yung binibigay sa akin love ni Lord, sineshare ko po sa lahat ito. At andali ko po pagka po ako'y nasaktan, alam niyo po maganda ang Holy Spirit. Pagka po meron po akong na-offend, na hindi ko alam na na-offend ko, alam mo sabi ng Holy Spirit, uy, na-offend mo yun, may ka ng tawa. Ay, sorry po Lord, hindi ko po alam, minasabi po pala ako. Ganyan ang Holy Spirit, nire-remind ka, para, kasi hindi tayo aware. Amen? So, ganun po, may hihingi po ako ng tawa, kasi ayoko po, kim-kimin, dito napakasakit. Ang dandan ko ng problema, lalagyan ko pa dito ng basura. Titanggalin natin niya, magpatawad tayo. Amen? Amen. So, nagagawa ko po lahat ito dahil sa habag at awa at binibigay ng kalakasan sa akin ng Diyos araw-araw. Kahit anong problema pinagdaraanan ko, napakahirap na proseso sa buhay, gusto kong maging pagpapala sa aking pamilya, sa aking leader, at sa ibang tao. At isa pang ginagawa ko, ay tinuro sa akin ni Lord, sowing the seed of giving. Amen. Amen. Sino po dito, ito po natutunan ko po sa aking proseso. At totoo po ito. Ito po gagawin natin. Kung gusto niyo po pagpalain kayo ni Lord, sowing the seed of giving. Kung kailan po kayo nangangailangan, doon po kayo magtanim. Amen? Alam niyo po ba, nung una akong naproseso, wala po akong kapera-pera. Ni panggamot ko, wala. Oxygen, wala. Pero nung nagbigay ang aking 12, unang nagbigay ng pera ang aking 12, sabi ko, ito po ang mindset ng tao. Sige Lord, iipunin ko ito, yung 20,000 na ito, iipunin ko para pumunta po ako ng Manila para magpagamot. Pero bumulong po ang Holy Spirit. Itanim mo yan. Umiiyak po ako. Sabi ko, Lord, sige, susunod ako. Kasi iipunin ko ito kulang. Amen. One time lang yon. Pag iipunin ko yon, pero susunod po ako. Alam niyo po ba, sumunod ako. Tinanim ko po yan. Alam niyo po ba, hindi po ako nawalan. Of course, pinagpala niya po ako. Amen. Lahat po dito na nangangailangan ng pera, alam niyo po ba, yung pagtatanim, grabe, ang balik, grabe. Pero pagka nagtanim ka, huwag kang mag-expect. Kasi wait. Yung iba kasi nagtanim, oh Lord, nagtanim na ako dyan, nasan yung kapal po? Nadaanan ko nitong proseso ito. Ang ginagalaw ng kaaway sa akin ay aking pamilya. Ito po lately lang, habang nagtatanim po ako kay Pastor Manny, tinatanim ko yung aking blinds, aking curtains, umiiyak ako, pero Lord, ipuin mo yung puso ko. Lord, is mo po yung pain. Hindi ko po kakayan. Thank you, Lord, sa mga problemang ito, Lord. Thank you, Lord. Kumakanta po ako, maawit po ako. Alam, habang nagtatanim po ako. Pero kinabukasan, planchado ang lahat. Amen. Dahil kumilos na si Lord. Alam niyo po ba, ito pong December, ito pong malapit na po akong matapos. Ito pong last December. Sino po dito ang ganda ng December na? Amen. Sabi ko, Lord, 2020, restore na. Lahat, meron na Lord, wala nang sakit, masaya na, may boyfriend na. Lord, ganun po yung prayer ko. Pero sabi ng Lord, there's more, wait, there's more. Hindi pa ako tapos. Alam mo, pagdating ng December, before New Year,
eto po ang nangyari. Natakbo sa ospital ang nanay ko, yung aking kapatid na sa ospital, sa Canada, meron ako ospital. Alam niyo po, watak-watak kami nung New Year. Ayan po yung nanay ko, agaw buhay. Hanggang ngayon po, nasa bahay siya. Yung kapatid, ito po ang aking sister-in-law, sabay-sabay po yan. Nagkekemo po yan. Yung kapatid ko, may problema po sa puso. Hindi ko po alam yung aking gagawin. Yung sarili ko ba, iintindihin ko, yung pamilya ko, nagkakagulo, puro sakit. Pero alam niyo po ba, nag-New Year po ako nag-iisa. Pero hindi po ako nalungkot. Dahil kasama ko ang Diyos. Kalakasan ni Lord. Alam mo. Amen po ba?